NBA G League Slam Dunk Champion, dinakdakan lang ni Kai Soto na biktima pa ng neckbreaker move ni Kai. Kai hindi mapigilan ng Shiga. Hiroshima Dragonflies vs. Shiga Lakes, laban ng kupunan ng pareho nating kababayan sa Japan na si Kai Soto at Kiefer Abena. Good thing para sa Hiroshima dahil wala ang dalawang malakas na import ng Shiga na si Ivan Buva, Kelvin Martin. Sayang naman para sa experience na makukuha pa sana ni Kai Conra sa dalawang ito. Muling babalik sa starting 5 ang ating pambato. Ang former NBA G League Slam Dunk Champion ang kanyang makakabantayan sa opening quarter na si Dequan Jones. Sinimula ng Hiroshima ang first period sa isang malakasang dunk ni Mayo. Asahan ang umaapoy ng opensa para sa Dragonflies. Pero kahit papano ay sumasagot din dito ang Shiga sa tulong ng kanilang import. Malamig ang opensa ni Kai sa pagsisimula ng first quarter. Pero 3 minutes mark ay dito na lumabas ang Kaiju. Ang unay ang pagsagasa sa 6'8 center ng Shiga na si Koya Kawamata. Sunod ay ang two-handed monster slam dunk mula sa pasa ni Blackshear over Shiga import Dequan Jones. 2 minutes mark ay pinahinga muna sa game si Kai pero tuloy pa rin ang magandang opensa ng Hiroshima. Dahilan upang mapunta sa Hiroshima ang kalamangan sa first period, 29-16 end of first quarter. Opening ng second frame ay hindi muna kasama sa starter si Kai pero ang ating isa pang kababayan ang nagpakita ng gilas sa quarter na ito na si Kiefer Abena. 7 minutes mark ay pinasayaw ni Manong Kif ang center import ng Hiroshima na si Blackshear. Sayang nga lang at hindi naging successful ang drop pass niyang ito. 6 minutes mark nang ibalik sa game si Kai. Agad na nagpakita na magandang opensa si Kai nang muling dakdakan ang harapan ng slam dunk champion ng NBA G League na si Jones. Another slam dunk na naman kay Kai over Kiefer Abena naman sa ilalim. Sumabay pa ang isang hapon pero nagawa pa rin ito ni Kai. Magandang depensa naman ang ipinakita dito ni Kai nang mapigilan ang 3-point attempt na ito ng Shiga Lakes player. Kai Soto hindi mapigilan sa ilalim ng dalawang Shiga Lakes player kinain lang. Sa mga last seconds ng second period ay nagpakita pa ng kakaibang offensive move si Kai nang mabiktima nito ang import ng Shiga sa kanyang neckbreaker move na ito. Sayang nga lang at hindi na ipasok yon ni Kai. Bawi naman niya ni Kai sa kanyang free throw mula sa foul na ito. Dahil dito ay mapupunta sa Hiroshima ang second quarter ng laro.